Hi guys, it's me, Jackie. Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, please like and subscribe and don't forget to tap the notification bell para po lagi kayong updated sa ating mga nagbabagang balita. Ang channel na ito ay hindi kaakibat ng anumang ahensya ng gobyerno. Ang mga impormasyon na nakapagloob dito ay pawang research lamang po. Mag-loan sa SSS ang mga biktima ng mga nagdaang bagyo. Pag-usapan natin yan dito sa serbisyo ngayon kasama si SSS spokesman Fernan Nicolas. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon, Fernan. Isang mabuting araw, Ma'am Ruth, at sa ating mga tagapakinig, sa lalo-lalo sa mga miyembro po at pensyonado ng SSS. Meron kayong inanunsyo na mga available na tulong para dito sa mga biktima ng bagyo. Pakikwento mo nga sa amin, ano-ano yung mga yan? Okay, tama po. Simula po sa November 27, ibubukas na ng SSS ang ating Calamity Assistance Package. Tatlo pong component ito. Number one, pwede yung mga currently paying members, pwede po sila mag-avail ng ating Calamity Loan. Number two po, para sa mga pensioners, pwede po sila mag-avail ng 3 months advance pension. At pangatlo po, yung pong mga nasiraan ng bagyo ang kanilang mga bahay, pwede po silang mag-avail ng ating house repair program under dito sa Calamity Assistance Program ng SSS. Natin, Fernan, itong Calamity Loan, sino-sinong pwedeng mag-avail, magkano iyan, at paano mag-apply para dyan? Okay po, number one, kailangan isang member may at least 36 monthly contribution. Tapos po, doon sa last 12 months prior to the month of filing, dapat meron siyang 6 monthly contribution. Ang pangalawa pong kailangan, siyempre yung kanilang SSS account dapat naka-register sa my.sss at naka-enroll na yung kanilang mga savings account doon sa ating my.sss. Doon po natin i-deposito yung proceeds ng loan at yan po ay gagawin, ang pag-a-apply ay through online. So wala pong pupunta sa opisina, basta po ang kailangan lang yung address ninyo naka-register sa SSS ay kasali doon sa mga diniklarang calamity area ng NDRRMC. So, online po tayo. Hindi po tayo pupunta sa tanggapan ng SSS. Okay, kasi tinitignan ko din itong listahan. Anong ibig sabihin nung dapat wala ka pang nakuhang benepisyo at dapat wala kang outstanding loans o calamity loan? Opo. Yan po ay isa sa requirement natin. Ang kailangan po, wala kang outstanding calamity loan dahil pagka po may outstanding, kailangan malinis muna yung record mo. Pero kung ang utang mo po ay salary loan, pwede po yon. Pwede kayong mag-avail ng ating pwede kayong mag-avail ng ating calamity loan. Yun naman pong may mga calamity loan, hindi nga kayo pwede mag-avail ng ating calamity assistance program, pero pwede naman po kayong mag-avail ng ating salary loan online. So, baliktad naman, oo. May option naman po kung hindi kayo qualified sa kabila, dito po kayo sa kabila mag-avail. Magkano ang maximum amount for that na pwedeng i-loan? Para po sa ating calamity loan is up to 20,000. Pagka naman po sa salary loan, up to 40,000. And then, yung ilan payable in how many years? Paano yung interest? Pareho po ito na payable up to 2 years, so 24 monthly installments po. Tapos ang interest po nito is 10% per annum. Diminishing balance, so ma-affordable po yung ating interest rate. Okay, so puntahan naman natin itong pangalawa, yung inyong 3-month advance pension. Opo, ito ay para sa mga pensyonado ngayon na yung regular na tumatanggap ng monthly pension. So kung pong meron silang immediate financial needs, pwede po silang mag-avail nito. Sa ngayon po kasi nagawa na namin yung pension para sa Disyembre, kaya ang maya advance po yung January, February, March. So yun po ang kung sakaling magpapile kayo ngayon November 27, ito po ang pwede niyong makuha, yung January, February, and March. Tapos sa April na po, mag-resume ang inyong monthly pension. Kumbaga, i-advance natin yung 3 months nila, yung first quarter ng 2021. I-advance mo, di ba makakatanggap ka ng yung sinabi mo nga January, February, March. Lahat yun pwedeng makuha mo ng isang balibagsakan ng January, ganun ba yun? Opo, isang bagsakan lang po yun. Hindi po January lang yun kasi baka kung mag-apply sila ngayong mga first week of December, sandali lang naman ang processing. So much earlier than January, pwede nilang matanggap yun. Kaya lang, yung susunod syempre, matatanggap na nila ulit, yun na nga, yung March na or April. Opo, ano? April na po siguro dahil kung ang nai-advance natin is January, February, March, yung April lang matatanggap. Paano naman ito ma-avail? Magsisignify lang sila na gusto nilang makuha yung 3-month pension? May application form po tayo at iyan po ay madadownload sa website. Ang kailangan lang po ay mag-fill out tapos po
mag-attach ng kanilang ID, yung Xerox copy ng ID, and then ipapadala po yan sa branch. Hindi na kailangan yung mga seniors ang pumunta sa atin, pwede na po sa Dropbox system yan. Mm-hmm. Bago tayo pumunta dun sa house repair, no, balikan ko lang itong kasi may mga nagpapasok na ng tanong dito about calamity loan, para hindi lang natin makalimutan. Si Ken Andres, sabi niya once daw na nag-avail ng calamity loan dahil sa COVID ito, bakit daw po hindi pwede mag-avail ng salary loan? Opo, pwede COVID po mag-avail ng salary loan, pwede po. Mm-hmm. Ang nangyayari po kasi yung iba, ang policy po kasi ng salary loan, i-deduct namin yung mga utang ninyo sa calamity. Eh since naman po, may matitira dyan kasi up to 20,000 lang yung calamity loan namin . Yung po salary loan is up to 40,000. Kaya definitely, meron pong matitira dyan. May proceeds po kayong makukuha dyan. Follow up ko lang ho, kasi ito, tanong din ng mga kasamahan ko dito sa studio. Yun nga po, yung sinabi nyo na kasi yung calamity, binabawas nyo dun sa salary loan, kaya hindi rin pala matatanggap ng buo yung salary loan, ano? Ganun po ba talaga yung proseso? Bakit po ganun? Yan po kasi ay nang ginawa ng SSA. Pagkat marami po tayong miyembro, nakakalungkot man po dahil siguro sa pangangailangan nila o wala talagang resources, kapag ka po nakapangutang, hindi po talaga nakakapagbayad ng maayos. Mm-hmm. So pagka dumating na yung 60 years old nila, magpa-file ng retirement, eh full deduction po ang SSS doon sa total amount due. Minsan po napakalaki ng balansi ng mga kanilang utang na minsan yung ibang miyembro, 3 taon pa bago makatanggap ng kanilang pension kasi dinideduct nga namin yung, mm-hmm, yung balansi. So ito na rin po yung paraan ng SSS para ma-control din, mm-hmm, diba, yung pangungutang ng ating mga miyembro na limitahan din kasi nga po pagdating ng araw wala pong makuha silang benepisyo dahil kailangan natin bawiin naman yon, mm-hmm, at ng equal din naman po, kumbaga equal application of the law dahil kawawa naman yung ibang miyembro po na nagbabayad naman regular. Pero ang sinasabi naman po nila parang useless lang din, na lang din daw na kumuha ka pa ng loan kasi binabawas din doon sa susunod mong loan. So parang hindi rin nila nakukuha ng buo yung pera. Parang ganun po, sir. Opo, kasi inintroduce nga po namin yung, dati po kasi walang early renewal . Mm-hmm. Ang ginagawa po natin, every kung 2 years ang payment, 2 years po yung tatapusin muna nila, saka sila makakapangutang. Mm-hmm. Ngayon po, dahil nakikita ng SSS yung pangangailangan, mm-hmm, ang ginawa po ng SSS, pwede kang mag-renew after 1 year nung payment term. Mm-hmm. At saka nakapagbayad ka na ng at least 50% of the total amount due. Mm-hmm. At least parang pwede kahit papaano sabay yung utang, ano? Parang ganun yung point niyo, no? May isa pang tanong dito, ay ba't nawala? Meron daw siyang unpaid loan, asa na yung unang yung isa nating tanong. Meron daw siyang si Alex Sanchez, may matagal na akong unpaid loan, pwede ba akong mag-loan ulit? Hindi niya sinabi kung gaano katagal . Opo. Ganito po, sa renewal po, kailangan at least 50% ng total amount due ay nabayaran mo na. Mhm. So pagka po nabayaran mo na yon, pwede ka nang kahit may balance ka pa. Basta at least may 50% na, at least 50% na nabayaran mo na, kahit ano pa yung balance mo, pwede pong mag-renew. Okay, marami pa tayong pag-uusapan yung susunod natin, yung house repair at improvement loan na ino-offer din ng SSS. Kasama pa rin natin si spokesman Fernand Nicolas sa pagbabalik po yan ng newsroom ngayon dito sa CNN Philippines. At usapang loan pa rin tayo dito sa serbisyo ngayon kasama si SSS spokesperson Fernand Nicolas. Fernand, puntahan naman natin itong inyong direct house repair at improvement loan. Sinong pwedeng mag-avail at magkano yan? Ang ating mga member po na may at least 24 monthly contributions ang pwedeng mag-avail. And also, ito po ay up to 1 million. So, payable within 5 to 20 years. Depende po sa kakayahan ng miyembro sa pagbabayad. Like the usual loan applications po, i-evaluate ng SSS at titingnan natin kung saan magko-qualify si member. Pero ano po ito? Doon lang ba sa areas na nagkaroon ng bagyo or kahit saang lugar? Ito po ay para sa doon sa mga naapektuhan po ng kalamidad, gaya ng nasabi ko. Basta po yung area ninyo is declared by the State ng Calamity, mm-hmm, by NDRRMC. Qualified po yung mga miyembro na ito. Pareho ang tanong ni Jam Lorenzo tsaka ni Mia Delgado, ano daw lugar ang pwedeng mag-avail ng calamity? Kasama po ba ang buong Metro Manila? Narinig ko po kasi sa news natin kanina, Ma'am Ruth, diba, na mag-recommend ang buong Luzon. Mm-hmm. So definitely, mako-cover po ang Metro Manila kung ito po yung aaproba ng ating Pangulo. Pero sa ngayon, yung mga nasa state of calamity lang, like yung mga Cagayan, mga ganun lang muna, no? Yung unang deklarado. Opo, yung mga na-deklarado na. Pero
Halimbawa po, biglang sinabi ng government na nagdeklara na nga na buong Luzon is under calamity area. So, kasali po sila. Ah, kasali. Pag yung NCR nga, kung i-declare na yung buong Luzon, ano po? Yes po, yes po. Paano yung, di ba may mga ibang declaration yung mga city? Pwede po yun, kunwari Marikina, ganyan. Ma'am, hindi po. Ang kailangan po dito is yung declare by NDRMC. Okay, oo. Mm-hmm. Hindi po pwedeng local tayo. Kaya kanina nga, nung nakikinig nga po ako sa inyo, narinig ko, naku, buong Luzon pala yung magkakwalify dito sa ating calamity assistance package. Just in case, na-approvean nga ng ating mahal na Pangulo yung recommendation ng NDRRMC. Okay, puntahan natin ulit yung mga tanong, Fernand. Si Chay Canlas, base po ba sa monthly income ang laki ng calamity loan na makukuha? Basically po, kung ganun kalaki yung hinuhulog nyo sa monthly income, yun po yung makukuha. So, ang pinagbabasihan po namin yung contribution yung naihulog sa SSS. Mm-hmm. Noah Lester, pwede daw bang mag-avail ng calamity fund kung sa ngayon ay unemployed? Paano nga po yung mga walang trabaho ng several months because of COVID? Pwede lang po, basta meron silang, na-meet nila yung qualifying contribution, may 36 monthly contribution, 6 of which must be in the last 12 months prior to the month of filing. Mm-hmm. So kahit po nawalan sila ng trabaho ngayon, at tinignan natin yung kanilang contribution table, qualified po. Si Leia Sarina, saan daw makakakuha ng application for the housing loan? At ang question din ni Anglican Church Pangasinan, ano daw po ba ang requirements for the housing loan? Ulitin na lang po natin. Apo, maghintay lang po tayo. Medyo marami po yan. Kapusin yung oras natin. Nasa website po namin. Magpunta tayo sa website at i-upload po natin kasama nung ating circular. Nakalagay po doon lahat ng application. Yung requirements plus the application form. Mm-hmm. Si Ishard, banggitin ko na lang din Sir Fernand, sabi niya online nga daw yung application pero hindi naman daw sila nakaka-receive agad ng sagot pag online. Ano ba yung iba nilang options? Ma'am, online po yan. Mayroon po acknowledgement receipt na ibinibigay. Humingi po kami ng pasensya kung medyo nagiging nadidelay minsan. Sapagkat sa dami pong nag-a-avail, katulad po nung mabanggit ko lang, katulad po nung ating calamity para sa COVID-19, almost 2 million po ang nag-avail. So, isipin niyo po yung proseso ng ating sistema. Masyado pong malaki kaya hindi po kaagad nakakasagot. But definitely, pagka po tinanggap yan, ipuproseso po ng ating sistema. Mm, okay. Maganda yung tanong ni Doc Ricky. Magkakaroon ba daw ulit ng loan amnesty? Sa ngayon po, wala pa sa pinag-uusapan yan kasi ang focus po muna natin ay makapagbigay tayo ng immediate assistance sa ating mga members affected by the typhoon. Si Nona Anya, paano daw kung nakapag-salary loan la siya nung calamity loan noon? Siguro she was referring to COVID calamity loan. Pwede daw ba niyang i-renew? Siguro ma'am, pwede siya umutang na Apo, pwede po natin, Ma'am Ruth, pwede i-advise natin si Ma'am na mag-try kasi sa my.sss po, mapuproseso naman, makikita kung pwede na siyang mag-renew. Okay, ito rin yung sinabi ni Paul Ramirez, baka daw pwedeng magkaroon ng condonation sa unpaid salary loan. Or meron po bang parang restructuring? Pwede po ba yung ganon? Ma'am, kung matatandaan po natin, dahil dyan sa Bayanihan Act 2, nagkaroon po tayo ng another moratorium. Mm-hmm. So baka po yung sinasabi nila, kasi kung restructuring, nagkaroon po tayo ng 2 months reprieve uli. So pwede nilang hindi magbayad ng 2 buwan, tapos idudugtong na lang natin sa dulo yung 2 months doon sa repayment period nila. Kung pong total restructuring, sa totoo lang po, wala pa tayong pinag-uusapan nga kasi sunod-sunod po yung kalamidad. Ang na-priority ng SSS po kasi ay yung pagbibigay nga ng immediate assistance. Feli Opus, may problema daw po ba sa PesoNet? Ito naman kasi hindi pa daw niya natanggap yung pension niya. Ma'am, actually po, yung mga hindi na credit, yung po yung may mga problema sa account ng mga kanilang servicing bank. Kung pong hindi kayo nakakatanggap pa, dapat sumulat na kayo sa SSS para mabigyan natin ng pansin at mabigyan ng karapatang aksyon sapagkat magkikredit na po uli kami ngayong araw na to yung para naman sa next batch, itong second batch. Kasi 16 po ngayon, ang release po natin every first and 16th day of the month. Mm-hmm. O nga, sabi niya nga parang hanggang ngayon daw, 16 na hindi pa niya nakakukuha. Nakalagay daw sa website na we regret to inform you that the application for calamity loan is only until September 14. Ma'am, yun po yung para sa CLAP. Ngayon po sabi ko November 1 pa, November 27 pa yung open, di ba? November 27. Sa 27 pa po nila ma-access. Kasi po, November 27 na start. Pagka po inilagay natin dyan,
hindi mag-uulit po ulit sila kasi nga po November 27 pa naman ang start of filing. Mm-hmm. Okay. So sa 27 pa po dapat nila subukan. Paano po yung mga, ito maganda yung tanong ni Nur Fati Abdullah, paano yung mga OFWs? Kasi sabi niya, pwede daw ba siyang mag-loan kung yung family niya ay nasa Pangasinan pero nasa Singapore daw siya? Ano po kaya ang address na ginagamit niya kung po ang nakarehistro sa SSS ay yung sa Pangasinan dahil may property naman siya dito, sinong nasa Lanta, pwede po iyan, ma'am. Pero kung OFW talagang hindi, kung, kasi syempre naka-deploy sila sa ibang bansa, paano po kaya yon? Ma'am, through the bank naman po yung application is online. Through the bank naman, kung may Philippine savings account sila, Philippine yung peso savings account, pwede pong in-enroll nila doon sa my.sss. Mm-hmm. At doon po natin i-credit yung proceeds ng kanilang calamity loan. Huli na lang ho, paalala nyo na lang po kung sino-sino yung pwedeng mag-avail at yung mga options. At saka Sir Fernan, yun na lang, hindi po, puro online po lahat ito, no? Ma'am, yung po ating, ang calamity loan lang po online, manual over-the-counter filing po yung ating advance 3 months pension together with the housing. Opo, so yung pong for the meantime, yung po muna ang ating ipoproseso, yung ating housing loan, yung ating calamity loan online. For any more, lahat po ba ito November 27 magsa-start pa yung application? November 27 po. Yung pong calamity loan at saka yung 3 months advance pension, 3 months to run po yun. Yun naman pong housing loan, housing repair program, yan po ay 1 year to run. How soon can they... So 1 year po. How soon can they expect the feedback po? For example, if they apply for a calamity loan? Ma'am, sandali po yan eh, kasi on the spot processing po, pagka po tinanggap ng system, pagka po tinanggap, ibig sabihin approve, ma-approve naman na yan, tapos intay na lang natin yung bank crediting. 3 to 5 working days po yun. Alright. Marami pong salamat sa mga impormasyon na ibinahagi nyo sa amin si SSS spokesperson Fernan Nicolas.